Ayan, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin ano po sa araw na ito. Ka Gerry Jeronimo po, mabati po sa inyo na sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito. Always stay safe, kabayan. At ingat po sa mga panahong ito, kabayan ko. Ulit-ulitin po natin ang payo ng mga doktor, kinakailangan, face mask, ano po. At kung lalabas kayo, kung kinakailangan, ay maggagamit po kayo ng face shield, kabayan ko. At syempre, ang pagiging malinis ng ating katawan, hygiene ang importante, kabayan ko. Naku, may katagalan pa yata itong problema ito sa buong mundo, kabayan. Kaya lagi tayong mag-iingat sa mga panahong ito, kahit na po tayo nasa loob ng tahanan, kung kayo po ay nasa labas, ano po, ng inyong mga tahanan, kaiingat po kayo at palagian po ninyong susundin ang iniuutos ng ating pamahalaan at ng ating mga doktor, kabayan. Okay, sa araw na ito, balik po tayo kabayan sa ating pong palagi ang pinag-uusapan, mga piling paksa po natin sa ating palatuntunan. Today, we'll go back to the usual topic, agriculture and fisheries kabayan, but we will try to zero in on urban gardening po kabayan ko. Okay? Alam po ninyo kabayan, hindi na bago ang tinatawag nating urban gardening. Tanda ko pa noong panahon ng yumaong direktor Eliseo Carandang ng Bureau of Plant Industry, kabayan, lagi niyang sinasabi po sa aming mga rural broadcasters na ikampanya, ipromote po namin ang tinatawag natin sa ngayon, urban gardening. Ang mga panahong iyon, pagtatanim po para sa pamayanan at makatutulong po sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa tahanan at kung magbebenta sa labas po ng ating tahanan, kabayan. At ito po ay palagian niya sinasabi noon na gawin natin sa Metro Manila, pero noong mga panahon ngayon, Tagurinya, Maynila lamang, kabayan ko. From there, kabayan, sumikat po ang Samaka Project ng dating San Miguel Corporation sa ilalim po ng Pangungulo ni Don Andres Soriano Sr., kabayan. And during the late 60s up to the early 80s, kabayan, ang tinatawag naman Green Revolution ang lumabas. At ito po ay pinakasentro ng mga proyekto sa paghahalaman sa ibang bahagi po ng mga kalunsuran sa Metro Manila at sa labas, kabayan. Okay, planting in Metro Manila, metro areas, kabayan, and other urban areas sa Pilipinas. At kung mapapansin po ninyo, kabayan, sa internet, kung nakikita po ninyo, naroon na ang mga artikulo at pagpapakitang gawa tungkol po sa pagtatanim ng mga halaman sa mga paso, sa mga container, sa mga maliliit na garden, kabayan. At ang pinakasentro punto ay ang pagtatanim po ng mga gulay at mga prutas na pwedeng itanim sa loob ng mga bakuran. Ito po inalagay sa mga container, inilalagay po sa mga balde, inilalagay po sa mga ano, sa mga plastic, ano po, na pwede pong masabi natin na hindi natin itatapon, mga basyo ng mga inumin, pati na po ang mga clay pots, yung pong mga paso na nirerekomenda po nila. At sa pag-aalaga ng hayop at isda, ang mga isda at mga hayop na hindi gaanong problema, kabayan. At tulad po ng pugo, manok, ano, range po at nakakulong, battery style, ano, nakakulong sa mga kawayan o mga alambre, na isama na rin ang rabbit, kabayan, o kuneo. By the way, kabayan, alam po ninyo ang kuneo, ang tawag po dyan ay 4 drumstick chicken, sapagkat apat po ang paan yan, at ang kuneo, kabayan, o rabbit ay walang halos kolesterol, kaya napakagandang alagaan niya sa loob po ng mga tahanan at hindi po maingay. Incidentally, sa ibang bansa, ang isa po sa mga pangunahing karne ng mga bansa sa Europa at sa Amerika, kuneho.
From the early centuries, kabayan, hinahunting na po ang kuneho, mga rabbit, para po kainin ng mga tao, no, mga panahong yon. Okay, siyempre, ang ating pong isasagawa kung pugo o manok, kinakailangan ilagay po natin sa ayos. Maglagay po tayo ng bagsakan ng dumi at araw-araw lilinisin po natin. At yan naman, pwede nating patuyuin at magamit po natin sa paghahalaman at magbibigay po ito ng magandang sustansya sa ating mga pananim. Sa isda, kabayan, nai-re-recommenda ng ating programa ang hito, tilapia at saka pangasius. Sapagkat yan po ay matapang po sa quality po ng tubig. Ano po? Hindi na nangangailangan ito ng talagang araw-araw palit ng tubig, kabayan. Dagdag bawas lamang po para politika, kabayan ko. Okay. At mga bagay na ating pong pag-uusapan, ibibigay po natin ng konti ang mga rekomendasyon ng palatuntunang ating alamin mamaya ng konti, kabayan. At sa ngayon, magbigay naman po tayo ng mga bagay na ating pong nakita sa ating paligid, kabayan. Alam nyo, pumasok na muli ang gobyerno sa pagpapairal ng tinatawag na urban gardening. Sa Quezon City, kabayan, ay may proyekto ang local at national government na magbuo ng isang 7-hectare land, ano po, na pagtatanam-tatamna ng iba't ibang uri po ng gulay. Hopefully, sinabi po na ito ay maka-attract at maka-convince ng mga taga Metro Manila na gayahin sa kanilang bakuran at gumawa rin ng mga urban garden, ano po, backyard garden, maliit man o malaki sa kanilang mga bakuran, kabayan. Kinakailangan lang, dapat i-sustain po ito ng gobyerno, kabayan, at hindi sa umpisa lamang. Huwag naman sanang ningas kugon. Nariyan sa umpisa, pagkatapos unti-unting mawawala. Alam nyo, may nakausap din ako mga barangay officials, ano po, ang palatunto ng ating alamin, para ito'y gawin sa Paranaque. Pero hindi na po nagbalik ang mga kinaukulan at parang nakalimutan na yung mga pinag-usapan po namin na urban garden. Alam po ninyo, kabayan, maganda ang urban gardening tulad ng sa Taiwan. Nakita po natin din, ano, lahat ng mga bakanting lote doon ay pwedeng pinagtatamnan po ng mga halaman, gulay at mga prutas. Lastly, may kausap din po tayo, ano po, ang ating palatunto ng ating alamin, mga paaralan, at minumungkahi po nila ang tinatawag na edible landscaping and gardening. Gulay at prutas din po ang sentro ng attraction. Sadly, hindi na po nagbalik ang mga kinaukulan. Okay, baka naman magbalik pa rin, ano? At sa ngayon, kabayan, nagsisikap ang ating alamin na maka-attract din po ang ating programa ng mga kababayan nating gagawa ng mga proyektong ito tulad sa kanilang mga bakuran, kabayan. May mga maliliit na taniman po ang ating alamin sa backyard na kagaya po ng ating naipakikita, pero ito po ay inakala po natin makapagsusustain ng interest ng mga nanonood sa ating programa sa internet, kabayan. At yan ay bahagi po ng ating paksain ng urban gardening, backyard garden, kabayan, backyard fisheries and animal, ano po, at saka halaman gardening, paghahalaman po, edible landscaping mula po sa palatuntunan ng ating alamin. Bueno, kabayan, mabalikan po natin ang payo po natin ukol sa fish production. Ang rekomendasyon po natin, kabayan, yung pong klase ng mga isda na hindi gaanong makapagbibigay ng problema ang hito at pangasius. Ang mga similya po nito ay mabibili po ninyo sa mga farm, ano po, sa mga fish farm sa Laguna. Marami po doon, maraming hito sila pinagbibili. Kung hindi ako nagkakamali, 2 pesos per fingerling ang kanilang naibibenta po, kabayan. At mabilis pong lumakian. At mga African hito po. Kung kayo po ay malapit sa ano sa Nueva Ecija, sa CLSU, meron silang ibinebenta ron ng mga fingerlings sa pinaghalo po ang African type, ano po, African hito at saka ang ating native hito. Hybrid na po yan at mabilis lumaki. Pagkatapos, maganda po ang lasa sapagkat native po ang nasabing uri ng isda. At meron din pong pangasius na makukuha kayo. Meron kami na contact. Yung pong Blue Bay, ano po, na nandyan din sa CLSU, siguro makokontak po ninyo sila. Malapit lamang po ito sa ano sa CLSU. Ipagtanong po ninyo at meron silang karatula sa highway na nagbebenta po sila ng mga similya ng pangasius, kabayan. At mabangkit po natin, marami nagtatanong, nalilito
sapagkat kinakailangan daw imuestra natin kung ano yung paano yung gagawin nilang ano, gagawin po nilang mga balde o mga drum, ano po. Ito, simple lamang po ito. Nakakita na po ba kayo ng ano, aquarium na alagaan po ng mga tropical fish? Okay, di ba yung aquarium, ano po, salamin yan eh, no? Aquarium, meron silang nilalagay lamang na aerator. Ganyan na lamang po ang gawin ninyo. Bumili kayo ng 200 liters na drum, blue drum po yan. Yung takip nito, kung hindi po buo, lagyan po ninyo ng epoxy para walang sumingaw o mawala ang tubig. Ano po? At pagkatapos, ihiga po ninyo ang nasabing drum. Ihiga po ninyo, bumiyak po kayo sa ibabaw nito ng mga siguro ang luwang lamang, mga 5 inches po ang luwang, para meron kayong lulusutan ng kamay at saka maglalagay ng tubig at saka ikaw maglalagay at kukuha ng isda. Ano po? At pagkatapos, bumili kayo ng aerator po na inyong ilalagay doon. Marami kayong mabibiling aerator, kabayan, sa mga tropical fish store sa Metro Manila. Kung hindi ako nagkakamali, makakapunta kayo sa Cartimar. Marami silang nagbebenta roon ng mga gamit po sa pag-aalaga ng isda, kabayan. Aerator po. Kung anong lakas ang ibibigay at bibili po niyo, kayo na po ang bahala. Pero yan po ay magsisilbing hangin para sa isda. At yung tubig, hindi na kailangan paikutin, kabayan. Ang gawin naman po ninyo, dagdag bawas kayo. Siguro every 2 days or every 3 days, bawasan po ninyo ng tubig, dagdagan po ninyo ng tubig, hanggang sa ito po ay maging malinis lamang. Sapagkat yan, kabayan, napakagandang alagaan ng hito at pangasyos. Matapang po yan, kahit na ang tubig nakalimutan yung palitan, hindi po mamamatayan. And in one container, kabayan, in one drum, pwede kayong mag-stack ng 50 pieces. 50 pieces hanggang sa ito po ay lumaki. Pagka medyo malaki na ng konti, bumili pa kayo ng isang drum, ilagay po ninyo yung lumalaki doon para ito po ay kakainin ninyo, ibebenta po ninyo, bili-uli kayo ng mga fingerlings, kabayan. At dyan po, sa fishery natin, ano po, makatutulong ng malaki. Kung meron kayong halamanan, meron kayong alaga ng isda, at sa isang panig po, meron kayong alagaan po ng mga manok, battery cages, mga maliliit na kulungan lamang, maglagay kayo doon ng 5 o 10 manok, kabayan ko. At kung hindi man pangingitlog, karne ang inyo pong kukunin. Ang nai-re-recommend na po natin, hindi lamang native, kundi yung saso. Natandaan po ninyo, yung saso, mabilis lumaki po yan. In 1 month's time, siguro meron kayong 1 kilo. At pwede po ninyong gamitin sa inyong pangangailangan sa sariling tahanan. Okay, kabayan ko. Nako, yan po ay bahagi ng ating pagtatakal sa araw na ito. Bahagi rin po ng tinatawag nating Urban Backyard Gardening. Backyard Agri-Fishery Project, kabayan. Ng palatuntunang ating alamin, at yan po sana harinawa makatulong po sa inyo, kahit na po yung mga ginagawa po ng ating gobyerno, makatulong po sa ating mga pamayanan at makahikayat ng mga kababayan nating pumasok sa ganitong proyekto habang meron po tayong mga problema, habang kahit na po wala ng problema, kabayan, huwag niyong titigilan ang Backyard Gardening Agri-Fishery Project sa inyong sariling bakuran. Ang inyong lingkod, Gerry Jeronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang urban gardening, edible landscaping, ay ating pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po!